po full time. Huwag kayong nanghihinay. Yung nakayong nagpupunta sa ibang bansa, tinatayo nyo kingdom of Jesus fellowship dyan. Sapagkat lahat ng inyong ibinigay, sinakripisyo, dinonate, inoffering sa Panginoon, ibabalik ng Diyos 100 times! Hallelujah! Alam mo, ako'y tumungtunga sa Diyos. Nung binabasa ko ito, hindi ko alam, bago ako matulog ko ito nabasa o pagising ko ng umaga ako ito nabasa. Kasi yung time ng pagbabasa ko, yung bago matulog at saka pagising sa umaga, nagbabasa ako ng Bible. No, siguro umaga ko ito nabasa. Alam mo, tumungtunga ako. Alam mo, hindi sinabi ng Lord na yung mga kayamanan mo, pag binenta mo sa akin, pag binenta mo at binigay mo sa mga hihirap yan, sumun ka sa akin, mawawala hindi, 100 doble. Pambili mo sana ng ganito, dinunit mo sa gawain ng Lord, ibabalik ng Lord yan 100 times. Isipin mo, will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, fields, and with them, persecutions. Pakisabi persecutions. Yan ang ayaw natin, persecutions. At matinding persecutions. Kapag hindi ka napipersecute, hindi kayo sa akin. Ikaw ay isang manggagawa o Kristiyano, hindi ka napipersecute. Hindi ka totoo. Tunay ka. Hindi ka tunay. Fake ka. Alam mo, nung kabataan namin, pupunta, nung unang panahon kasi, uso pa yung malalaking bahay na may maraming puno, di ba? Ngayon, di na uso yung mga bahay na ganyan, yung paligidan na ngayon eh. Kondo na ngayon, townhouse na ngayon. Pupunta kami sa malalaking bahay, yung mga puno nila ng mangga, aratilis, kaimito, bayabas, inaakat namin yan, pinagbabato namin yan, tinitirator namin yan, amen. Bakit? Sapagkat mabunga. Kaya ka, hindi persigot ng kaaway, kasi na hindi ka pinipersecute ng asawa mo, ng anak mo, ng magulang mo, ng kasambahin mo, ng boss mo, ng aamo mo, ng kasama mo sa trabaho. Walang namimersecute sa'yo. Wala ang bunga. Pero, pag nakita ng Diablo, ikaw ay umaawit, tumutugtog, sumasayo, nagpapalot, nagbibigay sa Panginoon. Marami ang persecution. Amen? At ang persecution ay malatandaan na ikaw ay nagpupunga at patuloy na may persecution, huwag ang iyak ng iyak, tumawa ka! At kung wala kang pagpapala, ang gawin mo ganito, Lord, wala kang pagpapala, bigyan niyo po ako ng persecution. Dahil ang persecution pala ang sekreto ng pagpapala. Ang mawawala ng persecution, hindi yan tunay na Kristiyano. Isang Kristiyano, sabi niya kay Satan, Satan, bakit na mo ako pinipersecute? Hindi ka naman namaat ng regular eh. Paano ka tayo ipipersecute? Hindi ka naman nagbibigay sa gawain ng Lord. Paano kita ipipersecute? Wala ka namang commitment. Hindi ka naman nagpipray ng Bible. Hindi ka naman nagbabasa. Puro ka ng Dota. Paano kita ipipersecute? Hindi ka naman nagdilitas ng kaluluwa. Paano kita ipipersecute? Itong ipipersecute ko, nagbibigay ng tithes, nagbibigay ng first fruits, nagpapaawit, ipipersecute ko ito. May ilito sa Panginoon. Amen? So, ibig sabihin ng persecution, palatandaan lang, mainit ka kay Lord. Amen? Sabihin mo, thank you, Lord. For the persecutions. Kasi, mainit ako sa iyo. Namubunga ako. At palatandaan ito na pinapagpala ako at patuloy akong pagpapalain. Iba ka sa akin ah. Ako nagmumura, ikaw hindi. Sumasamba ko sa Diyos Diyosan, ikaw hindi. Ako kuripot, ikaw mapagpigan. Ikaw dumadali sa gawa ng Diyos, naglilingkod sa Panginoon, ako hindi. Magkaiba tayo, ipipersecute kita. Kaya may kasama talagang persecutions. At bakit pa? Ituloy natin ang pagbasa.
para lubos nating maunawaan. Ito ang napakaganda. But many who are first will be last, and the last verse. Ito yan. Bakit ka nila ipipersecute? Bakit? Kasi nung una, sila ang nasa itaas. Pero, pinaligtad ng Diyos. Ikaw na nasa baba. Ikaw na ngayon ang nasa itaas. Kaya pinipersecute ka nila, galit na galit sila sa'yo. Bago-bago mo lang dito, supervisor ka na. Dapat sa akin ang posisyon yan. Mabuti sana kung mabuti ka. Kahit ibabad ka sa blitz. Napano ka naging supervisor? Hallelujah! May persecution. Bakit? But many who are first will be last and the last first. Kaya sabi ko nga sa inyo, ito tayo eh. Ito tayo, Kingdom of Jesus Fellowship. Nasa likuran tayo. Pero biglang-bigla, pulling away. Nasa unahan na tayo, oy! Parang nung nagdaang Sunday, sabi nga ng kapatid doon, sabi niya, Pastor, parang kailan lang, hirap na hirap yung buhay natin, hirap na hirap yung Kingdom of Jesus Fellowship. Sabi ko, totoo. Pero hindi na ngayon. Many who are first will be last, and the last first. Kaya persecution, natural na yan. Lahat ng prayer and fasting mo na ginagawa, lahat ng pag-evangelize mo, pagpapalaw mo, pananalangin mo, pag-aayuno mo, lahat ng paglilingkod na ginagawa mo sa Diyos, hindi nawawalan ng kabuluhan niya. Sapagat isang araw, ipabalik ng Diyos sa iyo yan, 100-folds. Even 1,000-folds and 1,000,000-folds and 1,000,000,000-folds. Or 100 times, billion times, fold times, parehas lang yun. With persecutions. Bakit? Siyempre sabihin nila sa'yo, martir ka na. Puro ka Diyos, Diyos, Diyos. Parang naalala ko, sabi ng isang tatay na yun, unbeliever siya. Sabi niya sa akin talaga, Pastor, nagsiselos na ako sa misis ko. Bakit? Nagsiselos na ako sa Diyos. Kasi nung hindi pa siya born again, lahat na lang ng pagtingin niya napunta sa akin, nasa akin. Pero na naborn again na siya, nabawasan na napunta na kay Diyos. Nagsiselos na ako sa kanya at saka kay Diyos. Hello. Tinuturing nila tayong martir. And secondly, napakaganda buhitan niyo sana. But many who are first will be last. And the last first. Nakikinig po ba tayo? Balikan natin ang ating team. Balikan natin. Text natin, a good investment. Ang tanggapin mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, good investment. Ang iwanan ng bisyo at kasalanan, good investment. Ang bitawan ng maling pagsamba, good investment. Ang paglingkuran mo ang Diyos, alayan siya ng buhay ng hininga, everything. Ibigay mo man lahat ng ari-arian mo para sa Panginoon, good investment. Why good investment? Ginawa mo yan para sa Diyos at isang araw, papasok ka ng langit at ipabalik sa iyo ng Panginoon, sobra-sobra pa lahat ng binigay mo sa Kanya. Dahil natin gumayo. Tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo? Kung hindi pa, gawin mo na ito. Sinungo mo na ba ang bisyong magkasalanan? Kung hindi pa, gawin mo na ito. Kinalimutan mo na ba ang maling pagsamba? Kung hindi pa, gawin mo na ito at pumunta ka na at gawin mo na ang tamang pagsamba. May pinapasurrender ba sa iyo ang Lord na kung ano-ano na nagiging sakawan, nagiging hadlang para makapaglingkod ka sa Kanya, most especially makapagligtas ng maraming kaluluwa, makapag-akay ng maraming kaluluwa patungan ng langit. Isurrender mo na. Sabagat ang nais ng Diyos, obey the moral law. And secondly, follow Him and serve Him with all of your heart, soul, mind, and might. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you see.
tayo maranasan. Nais ko ikay maranasan, pagkilos mo'y aking naasang, pagkat sa iyo mula natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ikay maranasan, libog ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon bukas at kailanman pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan itang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Kung laman ang puso, ngayon, magansong mo. Nakakaranas ka ba ngayon ng pagkapagal at pagkapagod? Pagkasawa? At para bagang ang buhay na lang paglingkod sa Diyos ay paulit-ulit parang walang tagumpay? Hindi. At ikaw ba ay nagbigay ng the best sa Panginoon? Binalik ng Diyos yan at ipabalik niya sobra-sobra pa. At hinihikayat ka ng Lord, give your best. Because God and His kingdom is a good investment. Walang talon sa Panginoon. At gusto ng Diyos na lumaki ang pagpapala mo. Lumaki ang kasaganaan mo. Lumaki ang kaginhawaan mo. At ang nais ng Panginoon, maunawaan mo na si Jesus at ang ministry is a good investment. Ituturo mo na ngayon. Sapagat ibabalik ng Diyos yan, sabar-sabra pa. At sa mga tinasa ng Lord, balikan mo ang nakaraan, balikan mo ang nakalipas mo kung paano wala kang kinakain noon. Walang dinaramit kahit noon. Sabi ko nga, nag-abono tayo, masararoan ng 20,000. Salamat sa Diyos, may pang-abono na tayo. Noon wala. Nananakawa na tayo ng kung sino-sino ng pera. Salamat sa Diyos. Pero noon wala silang manakaw sa atin. Nanakawan man tayo, praise God pa rin. Sapagat ibig sabihin, may pera na tayo. Kaya sa oras na ito, ibigay natin ang ating buhay sa Diyos for the very first time. And for the end time around, give our life to God and give it more for Jesus. Ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasang, pagkat sa'yo mula natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan. Nais ko ika'y maranasan, ibog ng puso ko'y ikaw lamang. Ngayon, bukas at kahit naipan, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita'y pupurihin.
muling mag-alay ng buhay sa Panginoon at muling mag-alay ng buhay sa Panginoon. Kung sinong gusto na magalit, himala sa Panginoon, tumakbo sa harapan. At kung sinong kalakasan mula sa Panginoon ay maranasan ito, tumakbo sa Panginoon. Hallelujah! At kung sino'y nagsasabing, Lord, good investment. Ikaw at ang ministry. Lord, no hindrance, no barrier, no obstacle. Nothing can separate you from my love. Come forward! Maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, isang hakbang lang patungo sa harapan. Walang hanggan kita. Walang hanggan sasambahin. Sabihin mo na ang pinapasabi ng Lord. Gawin mo na ang pinapagawa ng Lord.
ang talento mo, iaday mo na, i-offer mo na sa Panginoon ngayon na. Kagaya nga ng text na tinanggap po sa isang kapatid. Sabi niya, ano pong ibig sabihin nito? Revelations for me, the Lord is calling you to worship the Lord and give His best for Him because He is worthy and He deserves. Lahat ng pwede na ibigay sa akin. Ang tayo naman sa text na sa isang tinanggap, keep on speaking. Ask 18. First step, anong ibig sabihin yun? That's about giving. Mainit yung tabo sa Diyos. Ang dami niyang friend. Makikamatayan, definitely meron siya. But the Lord's told him, keep on speaking. Takdiman! So, pangalan lahat ng narito, maging lahat ng mga nakikinig at nagbabalik. Silang tulungong kasama ko pag nakikinig ng Jesus Christ. Talagang kasama sa dream, sa vision, at matip dito sa Pilipinas, maging sa ibang nasa. Father, I pray, gabigin niyo pa sila ang normal and effective babies sa kanila. Bigyan niyo pa sila ng mas marami pang kasama, marami pang katawan. Hayaan niyo ang lahat ng mga pamangailangan na may mahagulan pang sarili pang pamilya, lalo na pang ministerio.
tayo na pinaglilingkuran, hindi. Dahil pinaglilingkuran natin ang tunay na Diyos na ginuho ng Ama na ang Banal na Espiritu. At hindi tayo pare-pareho sa paglilingkod dahil may naglilingkod na hindi todo, may naglilingkod na todo. At hindi pare-pareho na nararanasan. Yung iba ay wala kapangyarihang nararanasan, pero meron tayong kapangyarihang nararanasan. At ang iba ay walang matutunguhan at bumabag sa pangababa. Samantala may pagtamantalang tayo may matutunguhan. Patuloy na may matutunguhan. Buhay lang natin ay sapat na para umibuman ng marami pang buhay. Nagaya ng batang yan. Sapat na makita mo ang kanyang murang ulam na bata. Nakasama ng mga matatanda. Nakikinig, hindi magulo, hindi maingay. Walang hawak na cellphone, hindi naglalaro. Hindi nag-internet. Hindi nag-Instagram, Tumblr, Facebook, etc. Napakaliit na bata nakikinig kasama ang mga matatanda. Hindi malikot, hindi maingay, hindi kumakain. Nakikinig talaga all eyes, all ears. At pagdating na tanda ko na lumalapit sa harapan. Hindi ko sinasabing huwag siya mag-evangelize dapat. Pero kung magkamisan kahit hindi niya na ito gawin, yung makita mo yung ganyang bata. Sa kanyang edad, sa kanyang murang gulang, sa kanyang height. Kaya binibigay ang buhay sa Diyos. Isang hapon na. Kaya isan natin ang kamay sa batang yun. Isan natin ang kamay natin sa batang yan. Father God, kung ginamit niyo kami, may tingin. Mas gamitin niyo ang batang ito. Sabagat maalas siyang nagbigay ng buhay isa sa amin. At hayaan niyo kung hindi namin naranasan, maranasan niya. At hindi namin nagawa, gawin niya. Hayaan niyo kung sa murang gulang niya yung maranasan niya ang kabutihan niyo. At hayaan kong sa kawagitan ng murang gulang niya, marami ang maligtas. Maglipot at magbigay ng buhay sa iyo. Seal his life with your glory. Not just by your anointing. Anointing is your power. And sometimes anointing uses your name. Pero ang ibig sabihin niya is power. But Lord, seal him with your glory. Glory means not just power. Kung hindi kung ano ang Diyos at kung ano ang meron ng Diyos. Walang hanggang sa sumay. Mamaya bumagsak. Hindi nyo nilalagyan sa likuran. Porque babalit, hindi nyo nilalagyan sa likuran. Ibang mga bata, hindi naman nakikinig, hindi naman umuho. Laro lang ng laro, iba kain lang ng kain. Yung iba dumalaw din, dala cellphone. Kung ano anong pinagkakali ko sa cellphone niya. Pero ang bata ito, iba. Extend niyo po yung kamay niyo sa kanya. Father God, even we wish and we desire and we pray the best for this young child. Father, for the love of the Lord, you know. Thank you.
you, Lord, for the healing and for the miracle. Thank you, Lord, for the promotion, success, and victory. Thank you, Lord, for the deliverance. But most especially, Father God, bless our heart that we may worship you and love you continually. That we may follow you continually. That we may serve you continually 100%. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, itayin ninyo ang KUJF sa YouTube, sa Twitter, at KUJF. Sa Facebook, Kingdom of Jesus. Meron pang mga tablet, Instagram, lahat yan, lahat yan. Yung mga website natin, lahat yan. No, yung mga DVD natin, kagagandahan yan, orderin natin. At yung mga praise and worship ministry, pagkasama na kayo sa next person worship ministry, tama na kayo nagsama dyan, huwag na kayo lumayo. At i-check nyo muna ang mga sound natin para pag na-record, ayos lahat. Kada Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi, DWBL 1242 kHz sa Yamban. Every Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi, DWBL 1242 kHz sa Yamban, pakinggan mo yan. At ipag-imbita, DWBL 1242 kHz sa Yamban, Monday, 8:30 to 9:30 ng gabi, pakinggan mo yan. Napapakinggan din buong mundo. Sa oras ng Pilipinas, 8:30 to 9:30 ng gabi sa www.dwbl-am1242kHz.blogspot.com www.am1242kHz.blogspot.com. At yung mga church rental natin, ibigay na po natin kasi by first week of May, bayad po tayo. At yung radyo natin, babayad na po ulit tayo. No. Pagpasok ng unang buwan, bayad tayo. At para sa inyong kaalaman, nagdagdag tayo ng mga air cooler. Ang bill natin sa Meralco ngayon, 5,700. Kukunti lang. Kasi, ano tayo, commercial. Nakikinig pa po ba tayo? Inyong huling bill, ayun, nakasabit doon. Pinag-uusapan ni Pastor Ron, ni Father Eric ng last Friday yan. Sabi ko, ganyan tayo na wala tayo magagawa eh. Amen po ba? Matagal mo nang kailangan ang pagkakatawag mo, sabi ng Panginoon. Ang kulang na lamang ay patuloy na pagsunod at patuloy na pag-surrender ng buhay mo, sabi ng Panginoon. Huwag kang mag-alala sa maraming bagay ang sabi ng Diyos sapagkat inaalis ko sa iyong puso ang pagdududa at ang pag-alala sa mga maraming bagay na nasa kaisipan mo, nasa puso mo, nasa buhay mo, ang sabi ng Panginoon. Yan ang humadlang sa iyo, ang sabi ng Diyos. Yan ang kumarang sa pagtakbo mo ng mas mabilis, ang sabi ng Panginoon. Ngunit ngayon ay inaalis ko ang harang na iyan, ang sabi ng Panginoon. At ang patuloy na pagtakbo mo ay hindi hahadlangan ng sino paman, ang sabi ng Lord. Ang mga gagawa ng mga pagharang at paghadlang sa buhay mo, ay bibigyan ko ng warning, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat sila rin naman ay may pagkakatawag sa aking harapan, ang sabi ng Lord. Ang kulang na lamang sa iyo ay patuloy na pagsunod, patuloy na pagbibigay ng iyong buhay sa isa pang mas mataas na paghakbang, ang sabi ng Lord sa buhay mo. At patuloy na pagpapalain kita, ang sabi ng Panginoon. Huwag mong ipag-alala ang maraming bagay, ang pinansyal, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat kasunod ng pagsunod mo, nariyan ng masaganang pagpapala, ang sabi ng Panginoon. Huwag kang tumingin sa natural na bagay, ang sabi ng Lord. Huwag mong tignan ang iyong mga nakikita at nararamdaman, ang sabi ng Panginoon. Sapagkat patuloy kong inilalagay sa iyo ang matinding pagpapala, ang sabi ng Panginoon. Pagsunod lamang, ang sabi ng Lord, ang aking hinihingi sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Hindi ka lamang nakakilala, ang sabi ng Panginoon. Hindi ka lamang patuloy na uupo at makikinig, ang sabi ng Lord. Sapagkat ikaw rin naman ay pakikinggan. Sapagkat ibubukas mo ang iyong labi sa maraming tao, ang sabi ng Panginoon. Hindi ka matatakot sapagkat patatapangin kita,
ang sabi ng Panginoon. At patuloy nilalagay ko sa iyo ang karunungan ng kaalaman patungkol sa akin. Isang mas malalim na pagkakilala pa patungkol sa akin ang sabi ng Panginoon ang siyang ilalagay ko sa iyo sapagkat ito ay ipapahayag mo sa maraming tao ang sabi ng Panginoon. May pagkakatawag ka, sabi ng Lord. Isang pagkakatawag na gagamitin ko ang iyong labi upang ipahayag ang aming salita ang sabi ng Panginoon. Magbukas ka ng patuloy ng iyong puso at kaisipan at patuloy ang magpapakilala sa iyo ang sabi ng Panginoon. Humambang ka ng isang hakbang na may pananampalataya sapagkat sa ganang iyo wala ang iyong kakayahan ngunit inilalagay ko sa iyo ang aking kalakasan, ang aking kakayahan at ang patuloy na pagpapalakas at pagpapadatag ko sa iyo ang sabi ng Panginoon. Huwag kang mananas sarili mong kakayahan sapagkat ang inilalagay ko sa iyo ay ang kakayahan ko, sabi ng Panginoong Diyos. Kalakasan ko at patuloy na katalinuhan ang karunungan na sabi ng Panginoon ang siyang ilalagay ko sa iyong buhay. Huwag kang matakot sapagkat inalis ko na yan, sabi ng Panginoon. Amen. At patuloy na lalakad ka sa isang lakad na matubid ang sabi ng Panginoon. Hindi ka madudupilas, hindi ka madudulas, hindi ka mapapaano sa lahat ng gagawin mo sapagkat inilalatag mo ang iyong buhay sa akin ang sabi ng Panginoon. Kaya naman binubuksan kita ng patuloy at patuloy pakitang bibigyan kurabasyan, darabakan, darabakan ng mga panaginip ang sabi ng Panginoon. Bubuksan ko ang iyong kaisipan sa mga panaginip at ipapakita ko sa iyong maraming bagay na mangyayari at magaganap at ipapahayag mo ito sa maraming tao ang sabi ng Panginoon. At ang mga narinig nyo niyan ay lalakarin niyan at lalakarin niyan. Amen. Tuloy. Tama ka ang sabi ng Panginoon. Sapagkat minsan ang sinabi kong akong bahala. Ngunit ang lahat ng ginagawa mo ay hindi pagpapakita na ako ang bahala sa iyong buhay ang sabi ng Panginoon. Ilatag mo at ipagkatiwala mo ng buong iyong buhay ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang lahat ng ginagawa ko sa buhay mo ay kalooban ko ang sabi ng Lord. Ang lahat pa ng mangyayaring magaganap sa buhay mo ay pawang kalooban ko ang sabi ng Panginoon. Upang patuloy kang turuan at upugin, sabi ng Lord. At patuloy na itataas kita, papatatagin kita ang sabi ng Panginoon. Hindi ka iiyak sa isang iyak na kurabasya, darabakan, darabakan. Isang iyak ng isang nagmamakaawa ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang pag-iyak mo sa akin ay patuloy na paghingi mo ng aking pagsama ang sabi ng Panginoon. At ito nga ang gagawin ko sa buhay mo ang sabi ng Lord. Patuloy kitang palalakasin at patatatagin ang sabi ng Panginoon. At patuloy kong gagabayan ang iyong sambahayan ang sabi ng Panginoon. Patuloy kitang palalakasin sa isang pagpapalakas. Na ito rin namang pagpapalakas na ito'y gagawin mo sa maraming tao ang sabi ng Panginoon. Huwag kang mag-dwell sa mga bagay na nangyari na naganap, sapagkat ang mga bagay na yun ay nakalipas na. Ang iyong hinahakbangan sa ngayon ay pawang mga bagay na inihanda ko sa iyo ang sabi ng Panginoon. Kaya naman, tapahan mo at lakaran ang tawag na binigay ko sa iyo ang sabi ng Panginoon sapagkat matagal na panahon mo na itong nalaman. Matagal na panahon ko na itong sinabi sa iyo, ngunit hindi mo ginagawa ang sabi ng Panginoon. Ngunit sa panahon ito, inilalagay ko sa iyo ang mas matinding kabigatan ng sabi ng Panginoon. Sapagkat makikita mo ang maraming tao, hindi mo ito tutulungan sa kakayahan mo lamang ang sabi ng Panginoon. Tutulungan mo sila ayon sa aking kakayahan, sabi ng Lord. Ayon sa aking kapangyarihan, ipapakita mo sa kanila kung paano kumilos ako sa buhay mo at patuloy na kumikilos sa buhay mo, sabi ng Panginoon. Buksan mo ang iyong labi at sabi ng Lord. At ipakita mo sa kanila na ako ang Diyos na nagmamahal at patuloy na umiibig sa mga tao, sabi ng Panginoon. Kurubosyan, darabakan, darabasyan, darabakan, darabakan. Kurubosyan, kiriribiyayahan, darabasyan, darabakan. Isa pang mas matinding paghakbang ang sabi ng Panginoon. Gusto kong makita isang mas matinding pang pagtapak ang sabi ng Lord. Hindi pa sapat ang sabi ng Panginoon. Hindi pa sapat ang lahat ng ginawa mo sapagkat meron ka pang ibibigay ang sabi ng Panginoon. Huwag ka manatili sa kalagayan mo ngayon ang sabi ng Lord. Asamin mo ang isa pang mas mataas na promotion ang sabi ng Panginoon. Asamin mo ang isa pang mas mataas na paghakbang ang sabi ng Lord. Sapagkat pagkatapos mong hakbangan ang paghakbang na ito, isa pang muling paghakbang ng mas mataas pa. At pagpapala ang susunod dito ang sabi ng Panginoon. Amen. Patuloy na pagyayamanin kita.
kita, ang sabi ng Lord. Patuloy na ilalagay ko sa iyo ang masaganang pagpapala, ang sabi ng Panginoon. Hindi mo ito makukuha sa kanino mang tao, ang sabi ng Panginoon. Wala kang aasahang ibang tao, hindi mo sila pagkakatiwalaan sapagkat ako ang gagawa nito sa iyong buhay. Patuloy lamang na hinihingi ko sa iyo ang isa pang mas mataas na paghakbang, patuloy na pagtakbo sa takbong tinatakbuhan mo na noon pa. At patuloy na tatakbuhin mo sa mga panahon ito, sabi ng Panginoon. Sapagkat nilagay ko na sa iyo ang kalusugan at mabuting kalusugan, ang sabi ng Panginoon. Patuloy kitang pinapalakas at tulad ng mga usap, ang mga paa mo ay patuloy ko nang pinalakas, ang sabi ng Panginoon. Hindi ka madudupilas, ang sabi ng Lord. At patuloy na nilalagay ko sa iyo ang katapangan, ang sabi ng Panginoon. Katapangan upang ipangaral ang aking mga salita. Sapagkat ito ang tawag na nilagay ko sa iyo, ang sabi ng Panginoon. At ito ang tawag na muli mong lalakaran, ang sabi ng Lord. Muling mas matapang na alisya ang aking makikita, ang sabi ng Panginoon. Muling mas matapang at mas matatag na alisya ang aking makikita, ang sabi ng Panginoon. At ito ang lalabas sa KOJ, at sabi ng Panginoon. At sa lugar na pinuntahan mo na, balikan mo ito sapagkat marami kang hahabutin mga kaluluwa, ang sabi ng Panginoon. Patuloy mo lamang ibukas ang iyong labi at ako ang magsasalita para sa iyo, ang sabi ng Panginoon. Lahat ng narinig ninyo, gagawin nyo, gagawin nyo, Ate Alice, ha? Balikan mo na, nagiging kayo sila, ho? Isang hapang pa, puro promosyon, kanakata, nagigingan nyo sa maiyo. Tayo lahat ay tumayo. Sige, tutuloy ko na po ito sa klaseng barangayan. Tumayo na po tayo lahat. Kunin na natin yung mga operate bucket. Kunin na natin yun. Extend po natin ating kamay sa kanila sa mga birthday celebrants. Lord, lahat ng prophecy na lakaran po nila iyo. Kami nakapakinig kung ito'y tumama sa amin, sa mapulsa amin, nagrema sa amin, isa sa kabuhay din namin niyo. At wala po kami masabi sa mga kapatid namin na tapos ng birthday nitong month na ito, Father, bless them abundantly. Let the good dreams and let the good desires of their hearts be granted. And Father, continue that to direct their ways, my God, that they may walk in your perfect will, O Lord. Nabitin niyo sila more mightily, effectively in this final hour sa pamamagitan ng buhay nila, makapagdalaka at makapagdalas ka ng maraming kaluluwa at patungo dyan sa kanila. Salamat po Diyos sa marami at pagiging sa aming pag-iwahiwalay sa araw na ito. Pansamantala lang, babalik kami sa mga darating na gawain upang sa ganoon muling sumamba at muling ibigay ang the best sa iyo at may akay na mga kaluluwa. At tunay nga po, Ama, mararanasan namin ang kabutihan mo as we come again. Lalo na ba sa pakikinig namin ng radyo bukas, Monday 8:30 to 9:30 ng gabi, DWPL 142 kHz, ngayon pa, at sa darating na Wednesday sa aming Great Outdoor Fellowship, at sa darating muli, mga Sunday, Panginoon, at next Friday, Panginoon, para sa mga gawain pa natin. Salamat po, Diyos, ang marami, ang pag-iingat may sumaalin, Lord, ang biyaya may bumabal sa amin, sa puna ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po Diyos ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Glory to God. Saglit tayo magkamay sa bawat isa.
so much peace in the kingdom. Oh, so much peace in the kingdom. Come on, everybody, and there is joy in the kingdom. Oh, so much joy in the kingdom. Yeah, there is joy in the kingdom. Come on, everybody, righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost.